Good afternoon, mga mothers. Hello! Ayan, may lakad tayo ngayong hapon, ano? Welcome to my channel. This is your Mother the Explorer. Okay, so kung bago kayo sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Okay, may lakad tayo ngayon, no? Samahan niyo ako sa aking La Mierda. Pupunta tayo sa pinakamalapit na SM, no? Magre-request tayo ng PSA birth certificate. So, kailangan ng mga bata, no? May estudyante, o kahit na hindi estudyante, mga mag-a-apply ng trabaho, local man o abroad, kailangan nyo yan. PSA na ngayon lang hinihingi. Hindi na ino-honor yung lumang birth certificate. Okay, so tara, punta tayo doon sa SM at tuturuan ko kayo kung paano mag-request. Okay? Let's go! A few moments later. Okay guys, nandito na tayo sa SM kung po. Punta po tayo doon sa basement area para mag-request po ng PSA birth certificate po ng mga bata. Okay. Sa kanya ng elevator. Ayan po. Kuya, sa basement po din sa, ano, magre-request po ako ng PSA birth certificate. PSA? Opo, opo. Ayan. Ayan po ang tao Okay. Tapos po na mag-escalator. Opo. Doon sa dulo. Thank you. Then tayo. Guys, nandito na tayo. Okay. Okay. So, lapit tayo din sa dulo. Para makahingi tayo na. Request po. Naku, ang hapa na ng tiga. Last 12, medyo pa lang, guys. Okay. Sige na natin. Good afternoon. Yan po yung address po. Ayan, Kuya Guard. Good afternoon. Magre-request po ako ng PSA. Tatlo po. Para kanina po? Sa anak ko, dalawang senior high school, saka yung college. Iba yung tatlong anak po. Opo. Ay, salamat. Nakaabot ako kahapon. Hindi ako nakaabot. So, fill up po, Kuya. Anong first step? Mag-fill up? Okay, guys. Ayan, nakapaka na tayo. Okay. So, Kuya, first step, mag-fill up. And then, second? Mag-fill up ko. Okay. Sige, guys. Pipila tayo. Ang haba na. Grabe. Ang haba na, guys. Habang nag-fill up, nakapila tayo. Oh, no. Buti nga nakaabo tayo. Ito yung pipila pa natin. Okay, so, check natin. Para sa mga magre-request pa ng PSA sa yung ating blank form, mga mothers. Okay, sa PSA application form. Ang dami susulatan, my gosh. Okay, so simulan na natin, mga mothers, patay ng ball pen. Sarili natin ball pen. Hindi tayo pwede manghiram, ha? Okay, so kailangan sarili ball pen. Ito yun, mga mothers. Okay, start na tayo. Sige, off muna, ha? Mamaya pakita ko sa inyo kung ano mga pinila pa natin. So, okay, ayan guys, simulan na natin ang pag-fill up ng form. Tatlong form. Tatlo pong request form, yung aking hawak-hawak. Kasi para sa kambal ko yung dalawa, tapos yung sa isang college ko yung isa. So, ang dami. Hindi na ino-honor yung mga lumang birth certificate. Grabe ha. Okay, so first thing first, name. Honors. A few moments later. Ang dami pinipilapan, guys. Grabe. Okay. District. Ayan. Province. Bulacan. Ayan. Telephone number. 09-3598. Ayan. Okay. So, signature. Huwag na huwag kalilimutan ang signature. Ayan. Malapit na. Tatlo ang nire-request ko, mga guys. Kaya medyo matagal, no? Okay, so natapos na tayo sa dalawa. Isa na lang. Isa na lang. Okay, isa na lang.
Okay, so sa pag-fill up ng birth certificate, check natin yung birth. Kung magre-request ka ng birth certificate, check mo yung birth certificate. Kung marriage certificate din. And then kung death certificate, yun ang pipiliin mo doon sa itaas, ano? Okay, so check natin birth certificate. No. Ilang copy ba? One copy. Okay. And then, ano yung pangalan, no? Nung i-request mo, kanino ba yun? Unahin yung apelyido. Kompleto, dapat printed yung sulat. Ayan. Okay. So, dapat malinaw yung pagkakasulat. Baka magkamali sa spelling. Napakahirap po yun. Christian Marie. Ayan. Okay. Tapos yung middle name. Yung apelyido ng nanay niyo. Yun ang paradang nasa huli. No? Okay. Check natin. Male or female. Ayan. Female. Registered late? No. Ayan. Okay. Punta na tayo sa ano, sa information, no, nung nire-requesta natin ng PSA birth certificate. Kailan ipinanganak, ano? Okay. Ayan. So, una yung buwan, o yung date muna, buwan, tapos yung taon. Okay? Saan ipinanganak? Anong lungsod? Okay. City. Manila. Province. Okay, dun sa province, nagkakamali talaga parati. Okay, kung sa Maynila, Quezon City, dito ko sa Metro Manila, ipinanganak. Metro Manila, ang province mo. Metro Manila, okay. Name of father, okay. So, una na naman yung apelyido. Ayan. Okay. And then, yung middle name ng tatay nyo, dapat alam nyo yung buo, no? Okay, so pinasusulat yon para walang pagkakamali doon sa ilalagay nila. Okay, yung nanay naman, yung apelyido sa pagkadalaga, yung pangalan sa pagkadalaga. Okay, so ganun po, yung maiden name of mother, yung po yung pangalan niya or apelyido niya sa pagkadalaga na hindi pa siya nag-asawa. Okay, so yung po, huwag po magkakamali doon kasi mahirap na, uulit na naman ang mahal ng bayad. Okay, ayan. Ayan, malapit na. Yung pila, tinitingnan ko haba ng pila. So, dito ako, nakiupo ako. O, saan ipinanganak? Abroad ba? O, dito sa Pilipinas? Ilagay nyo. So, Philippines. Ayan. Marriage certificate, hindi naman ako magre-request mo. Death certificate, hindi naman. So, hindi na pifill upan yung nasa baba. So, punta na tayo sa likod. Back na tayo, mga mothers. Back. Ayan po, ayan, ayan. Okay. So, ano ba ang nasa likuran? Fill out natin, claim, para saan ba, bakit ka nagre-request ng PSA, para saan ba, claim benefits, employment, passport, travel abroad, employment again, school requirements or others. Okay, school requirements lang ito, kaya ako nag-request, no? Others, kung mayroon pa kayong ibang dahilan kung bakit kayo mag-claim ito. Okay, requesters information, ako yon, no, yung nanay, isulat ko yung pangalan ko dito, last name, okay. Ayan, sulat natin. Ako nag-request, so ako magsusulat ng pangalan ko dito. Ako rin na mag-claim nito. Hindi ko na ipadadala sa bahay kasi baka mawala pa. Middle name. Okay. Ayan. Address, mga mothers. Number ng house. Okay. Importanteng-importanteng yung address. Kung gusto niyo ipadala, ang mga birth certificate nyo, dapat kompleto yung address para mabilis makuha nung mag-deliver. Okay? So, yan. Lot 17. Okay. Ayan. Ayan, mga mothers, province. Ayan, province. So, Bulacan. Dahil dito kami nakatira sa Bulacan yung province. Okay? So, yun isusulat natin dito sa likod. So, very, very careful kayo sa pag-fill up ng mga information. Kasi once na nagkamali ng isa, naku, mahirapan na kung saan ipapadala. Okay? So, telephone number, zip code. Kailangan may zip code. Okay, 3023 ang Bulacan. So, dapat sa ulo nyo parati yan.
Tapos ang number niyo 09-401. Ayan po, nasulat ko na. And then pipirmahan natin, mga mothers. Pipirmahan natin. So napaka-importante ng signature. Huwag na huwag kalilimutan, okay? Okay, so mga mothers, tapos na tayo. Tapos na tayo, mga mothers. Okay, so check natin. Okay. Ayan, okay, so na-verify ko na. Okay na. So punta na tayo sa pila, mga mothers. Okay, tara. Okay, mga mothers, dito po tayo sa pila. Ang haba po, ayan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan po. Ito po yung likod ko. 1, 2, 3. Ayan. So, mahaba po ang pila. Araw-araw, ganito dito. Pero okay na to kaysa pupunta pa tayo sa Quezon Out. Doon sa tapat ng SSS, no? Sa may East Avenue. So, mas mahirap doon. Pupunta pa tayo sa malayo. Okay na dito. Ayan po ang pila namin. Mga mothers, so kung kami pupunta dito sa SM Tungko, dito po ako sa SM Tungko. Ayan, so kung pupunta po kayo dito at magre-request kayo ng PSA, aga-agahan po ninyo. Kasi po mga mothers, may cut-off mo dito, kasi dito kayo nakaabot sa cut-off. Babalik na naman kayo kinabukasan. Ayan. So hanggang alas 2 lang po ang cut-off hour sa pag-meet po ng request form. Pag hindi po kayo umabot doon, wala. Babalik na naman kayo. Okay? So ayan po ang pila na nakikita po ninyo. Mahaba po. Ayan. Ito po yung nasa likod ko. Ito po yung nasa unahan. Okay? So see you later, mga mothers! Okay guys, ito, lapit na tayo sa counter. Lapit na tayo ng bayad. Kaya, yun na number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasit ako, mahaba pa rin mga mothers. Be patient. Ayan, yan po yung loob. Makita ko sa inyo. So, ayan, nakatiga, meron pa sa video today. So, lapit na tayo. Okay, mga mother, sa mga estudyante na nanonood, hindi kayo pwedeng pumila dito ha. Mga nanay nyo at yung mga nakatatanda sa inyo, bawal pa kayong lumabas, okay? So, hindi pa kayo pwede. Pero kung yung mga advisor ninyo ay nagre-request na na magpasa kayo ng PSA, nako, sigurado, mag-relate na naman kayo. Sabihan nyo yung mga parents nyo na mag-request na, okay? Kasi ilang 1 week dito bago makuha. Yan, marami pang ibang mga estudyante na hindi talaga nakapagbibigay ng PSA, no? Kasi hindi naasikaso. Okay? So, ito yung problema natin kadalasan, no? Ako naging advisor din before. So, kadalasan ang problema itong birth certificate na ito, inaabot ng taon, no? Okay, kaya please, tulungan yung mga advisor nyo para hindi sila mahirapan, okay? Thank you! Ayan guys, malapit na tayo. Ayan. Dalawa na lang ako na susunod. Okay. So, ayan niya. So, mahaba ang pila. Okay, so nakaabot na tayo. Okay guys, susunod na tayo. Isa na lang. Kinauna ko yung buntis. Okay, next na tayo. Magbabayad. Okay. Okay, ayan guys. Magbabayad na tayo. Nasa counter na tayo. Bali tatlo ate. Opo, ha po. Para sa mga anak ko, yung dalawa, yung twins, tapos yung isa, yung college. Okay, so, magkano po bawat isa? 188. So, 188 times 3? 180 lang po. 180 po. So, magkano po. Ayan guys, tatlo ha. Sa mga estudyante ko, 180 isa. Isang request ng PSA. Sundan nyo yung aking direction ha. So 180 isa times 3, bali 540. 540 po. 10 working days mo release na ito. Ilan po? 10 working days. Saan po i-claim? Customer service. Okay po, thank you. ID po, okay. So, I need an ID.
lang po. Kailangan ng ID guys sa nagre-request. Yung Krisha Marie, magkarugtong lang po or may space? Magkarugtong po, wala pong space at wala pong E sa dulo. I lang po. Pati yung Sherina May? Sherina May, magkarugtong din po. Hindi magkahiwalay. So, present an ID, valid ID, any government or valid IDs. Mga mothers. Basta mag-valid. Opo. So, kailangan nyo, baka makalimutan nyo. Nako, sayang ang lakad nyo. Haba pa mo din ang pila. John Joshua, magkahiwalay. Opo, magkahiwalay po yung John Joshua. Ayan, mga mothers, binavalidate. Baka may kulang. Ulit nga po, Miss, ilang working days? 10 working days. Okay. So, kayo naging po yun sa papel. Opo. Ayan si ate. Okay. So, wait natin yung ating claim stop. Tayo, ito na ating claim stop. Ayan, huwi na tayo. Bye-bye! Okay, mga mothers and viewers. Hello, I'm here again. One hour later. I hope na natutuhan niyo yung vlog ko ngayong araw na to. Sana nakatulong ako sa inyo kung paano mag-apply ng PSA birth certificate. Okay, so sundan niyo yung aking direction, yung guidelines ko para hindi tayo mahirapang mag-apply, no? Okay, so mamaya mag-tutorial tayo sa bahay, okay? So, pauwi na tayo, tapos na tayo. Mag-request ng form ng PSA birth certificate after 10 working days, saka pa lang daw po yung makukuha. Saka natin babalikan doon sa customer service area sa may department store ng lahat ng SM, no? So pwede kayo mag-apply sa lahat ng SM brands, okay? PSA birth certificate, marriage certificate, death certificate, ayan, pwede nyo pong i-ano doon, i-request, no? Pero matagal, 10 days. Pero kung kayo pupunta rin sa May East Avenue, isa hanggang tatlong araw pwede makuha. Mababalik din kayo. So, pasabutin niyo dito sa Malamas, malapit sa inyo, no? Kung saan SM. Okay? So, yan lang po mga mothers. Please, salamat sa inyong panunood. And please don't forget to like and subscribe in my channel. And please hit the bell button below para notified kayo sa lahat ng mga updates ng video na ipopost ko sa vlog natin. Okay? So maraming salamat sa inyo mga mothers. Bye-bye! I'll see you in my next vlog. Okay?